Securities. Thank you very much, Eddie. Thank you po. Thanks, Scouts. Maraming salamat. Pero bago natin malaman kung sino ang tatapat sa ating champion, alamin muna natin ang mga ipinasa ninyo sa inyong kortina. Pumasok para makapagpahinga. Alam mo, iha, nilalayumay ka pa ng kamay ko. Sino sa mga ito ang susubok na pigilan ang winning streak ng ating defending champion? Ang kasagutan sa pagbabalik ng paboritong talent show ng bayan, ang nag-iisang talentadong Pinoy. Ang nakakuha ng pinakamataas na score ayon sa ating talent scouts at jury ay walang iba kundi si... Sino ang mananalong haharap sa kampyon? Tutukan mamaya. Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number one! Tuloy lang ang kasiyahan ngayong linggo dito sa Talentadong Pinoy. Lahat ng pitong talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso. At dahil lahat sila ay pasado sa kurtina ng ating talent scouts, silang pito po ay may pag-asa pang mag-uwi ng 50,000 pesos. Pero, mangyayari lang yon kung matalo nila ang ating 9-time defending champion na si Joseph the Artist. Hawak ko na ang desisyon ng talent scouts and ng jury. Ang nakakuha ng pinakamataas na score ayon sa ating talent scouts at jury ay walang iba kundi si... Sedi! Congratulations, Sedi! Meron ka ng 10,000 piso at haharapin mo ang ating defending champion. So all our other talentados, thank you very much. Sedi, congratulations. Nagumpisa sa kwentuhang bigas at ngayon halagang 450,000 pesos na ang kanyang kwento. Ano na kaya ang kanyang ibang kwento tungkol sa malaking halagang kanya nang napanalunan? Ito ang storya ng ating defending champion. Nakatira po ako sa Bingan, Laguna, sa barangay po ng Malaban. Ang anak buhay ko po, nagtatricycle po ako. Yun po yung binubuhay ko sa patong anak. Nung sumali po ako sa Talentadong Pinoy, wala po akong inisip. Ang inisip ko lang po, consolation prize lang. Kasi malaking halaga na po para sa amin yun eh. Gusto ko lang po makabili po ng isang kabong bigas. Kasi po sobrang gipit talaga kami nung mga panahon na yun. Dahil katatapos lang po nung Bagyong Mundoy dun eh. Binahanga kami. Tapos sa pagkain, ganyan. Naasa lang kami minsan sa mga relief. Nung panahon na binagyo kami, yung inspirasyon ko po yung mga buhangin na naiwan niya. Ngayon, ginamit ko po siya para maging kapakipakinabang. Pero hindi ko po alam na magagamit ko pa pala to sa Talentadong Pinoy na. Nagkaroon po talaga ng Talentadong Pinoy. Nabuhay ulit yung passion ko sa pagdodrawing, pagiging artistiko. Kasi nung mga time na hindi pa dumarating sa buhay yung Talentadong Pinoy, wala lang, talagang hanggang doon na lang ako, hanggang sa pagpipinta, hindi na makikilala. Sa ngayon po, nung nagkaroon po ng Talentado, medyo yung lahat po ng arts na nagagawa ko po,
halos nakilala na po ng buong Pilipinas po yung ginawa ko. Sa lahat po ng mga napanalunan ko po, yung iba po ay sesave ko po sa bangko para po sa future ng mga anak ko. Tungkol naman po sa pag-aaral ko, total, marami na naman po akong alam sa arts. Siguro po, ilalangan ko na lang iba sa pag-aaral. Sila na lang po magpapatuloy yung mga anak ko po. Now, just minutes away from possibly winning ₱500,000, here's our 9-time defending champion, Joseph the Artist. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more did you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we be boating full time, you floating under the sea. Each little slug here, cutting a rug here, under the sea. Each little snail here, no how to whale here, that's why it's hotter under the water. Yeah, we in luck here, now we in luck here, under the sea. Our 9-time defending champion, Joseph the Artist. Joseph, makipagkwentuhan tayo sa Tan Scouts. Tuesday, ano sa palagay mo? Joseph, this is for your 10th win na. At like what I said nung ika-9 mo, na sana sa susunod nating pagkikita may makita akong kakaiba at pasabog. Ngayon, natutuwa ako dahil nakangiti ka, dahil yung sasabihin ko sa iyo ngayon ay medyo magtatanggal ng konti sa iyong ngiti na nakikita ko sa mukha mo. Siguro naman yung 450,000 malayo nang mararating. Tama ba ako? Ayan, so dapat ibigay na natin to dun sa bata. Yun lang ang masasabi ko dahil tingin ko si Sedi, meron siyang ipinakita sa amin ngayong gabi na deserving siya na kunin ang trono mo. Sa wakas, nakahanap kami na pwedeng ipangtapat sa'yo. So, maging mabait tayo at ibigay natin ang pagkakataon sa bata na ito. Yun lang. Thank you very much, Tuesday. Ami? Ako naman, this is the first time na nakita kita at natuwa naman ako. Pero may napapanood akong parang ganitong talent din eh. Pero talagang nakita mo doon kung gaano kapulido at kalinis yung gawa niya. Nakakatuwa rin dahil naman yung iyong kasuotan ay akma doon sa tema ng iyong dinodrawing. So may puntos ka doon para sa akin. Kaya lang, kinulangan lang ako ng konti. Parang gusto ko mas marami ka pa sanang na-drawing. Given the time na binigay sa'yo at dun sa awitin na napakaganda, parang mas marami pang mga masasayang isda.